So lahat 'yun nagsabay-sabay kahapon. Kaya wariwat ako, mainit yung ulo ko. Kaya ayun, nalusutan ako. Masama sa pakiramdam kapag yung too much na trabaho ginawa mo and then kulang pa. They are expecting more. So masama, masama sa pakiramdam. Right, good morning sa inyo dyan mga kakoral. Andito na naman tayo sa hotel. Continuation ng vlog natin. So sana hindi na mainit yung ulo ko katulad kahapon. So yeah, so let's go guys. So right, today bali ito yung araw na after nung disaster yesterday, na if you remember guys, yung room 55 na nakalimutan na nakabukas yung gripo. So yung 55 is siya yung nasa pinakang taas na floor. So umawas nang umawas yung gripo sa kalasingan, tulog siya. And then ulitin ko lang guys, and then lahat ng rooms na nasa ilalim niya hanggang sa ground floor basa lahat. So nag-leak. So ganun katindi yung damage na nagawa niya. Plus nasabayan pa ako ng complain, because last Saturday meron kami nakitang mga drugs na ibang crystal canister na pag sumingaw siya, may helium at nitrogen magkasama. Ginagamit sa panlobo, panghangin ng lobo. And ginagamit din sa whipped cream. So, pag sininghot mo yun, of course, magiging high ka. Tapos, samahan ba naman ng mga alak, ng napakaraming alak, kasi napakarami talagang alak sa kwarto. So, ito lang ang punto ko. So, hindi daw nila makokontrol kung ano nangyari sa loob ng kwarto. Ang punto ko sa kanila, dun sa mga lamo na mga manager, bakit papayagan mo na mag-check-in ang dalawang tao, lahat adult, tatlong tao sa isang kwarto, lahat adult. Yeah. So, hindi bali kung yung isa ay kailangan ng supervision, minor yung isa. So, pag tatlong adult yan, hindi mo dapat pag-check-inin sa isang kwarto. Kasi, alam mo na, magkakaroon ng party. Ang nangyari, apat sila sa isang kwarto. Ayun, nagkaroon ng mga drugs, nagkaroon ng mga alcohol, naglabo-labo. So, yung mga drugs na pinakita ko sa inyo guys, na naiwan, kasi 5 boxes yung nakita namin, and then dun sa isa pang kwarto, sa 22-23, may mga nakita pa kaming gano'n na napakarami din. Isang, yung liit na yun guys, yung kapirasong yun na hindi ko nakita. Kasi tinutulungan ko yung isang bagito, so hindi ko rin nakita, naiwan sa floor. So, pwede ko bang i-blame yung guy na naglinis ng area? Pwede, pero hindi ko kakalad ka rin yung pangalan niya. Para lang maging safe ako. So, inako ko. And then, you know, tao ko eh. So, yun lang ang ano ko. Pagka masyadong yung weight ng trabaho mo is nasa iyo lahat. Like for example, nung araw kasing yun, gumagawa ako ng kwarto. At the same time, ine-expect nila na talagang ma-check ko yung 50 rooms thoroughly. How can you do that? Kung naglilinis ka rin ng kwarto. Kulang ang tao eh. Ayaw nilang mag-hire eh. So guys, stay tuned kasi merong mangyayari na something big, malaking pagbabago. So pag natuloy, i-announce ko. So dyan lang kayo guys, and nood lang kayo sa mga vlog ko. So kahapon, when me and my guys were about to finish our shift, magka-clock off na kami kahapon,
And pagdaan namin sa reception desk, that was 4:30 ng hapon, may magche-check-in, nasa reception kami. Nagkatinginan ako at saka yung isa kong housekeeper. Kasi yung isang guest, alam nyo ba ang dala? Isang box ng beer. So dun pa lang sa reception, alam mo na na magkakaroon ng inuman sa loob ng kwarto. So pwedeng right and then kung hindi mo pwedeng ipagbawal, pagsabihan mo sila. So yun yung nagiging dahilan kung bakit, of course, housekeeping kami. Kami maglilinis. So no problem, walang problema ron. Kaso pag too much naman, tapos i-expect nyo sa amin na yung trabaho ng dalawang tao, like for example ng yung magche-check ka ng kwarto, which is trabaho ng ano yan, ng whoever is in charge, either head of the department o yung kanyang assistant o ako, and at the same time gagawa ka ng kwarto, eh hindi mo pwedeng gawin yung trabaho mo ng ganun ka-effective kung ganun karami ang or kung ganun kabigat yung load nung trabaho mo that day. So may mamimiss at mamimiss ka, which is yun nga nangyari sa akin. And sumabay din kahapon yung you know, yung office ng housekeeping na kailangan nating i-empty kasi by Monday gagawin. So ngayon ginagawa na, guys, andyan na yung mga contractor. So lahat yun nagsabay-sabay kahapon, kaya wariwat ako, mainit yung ulo ko, kaya ayun, nalusutan ako. Sama sa masama sa pakiramdam kapag yung too much na trabaho ginawa mo and then kulang pa, they are expecting more. So masama sa pakiramdam. So bali ito, guys, hindi ko pa ata ito napapakita, itong kwarto nito sa inyo. So bali itong kwarto nito is double, but at the same time itong kama na to, actually meron siyang zip sa gitna. Pwede siyang matwin. Pwede siyang maging twin bed. So, yeah, kapag nagre-request sila ng kailangan paghiwalayin yung kama, so pwedeng paghiwalayin yung kama na 'yan. So, 'yan. And then ito ang toilet niya. Basa, kaya basa pa ang flooring, so hindi tayo pwede pumasok. And ito yung table niya, maliit lang pero good enough. So yan, guys, and kanina gusto ko lang idagdag dun sa isa sa mga sentimento ko kanina. Pasensya na, guys. Biruin mo ba naman, lumapit sa akin yung isang staff. Kasi sabi niya, yun daw sink nung room to, barado. So, mag-maintenance ba? Trabaho ko pa? Trabaho pa ba yan ng housekeeper? So, ganun sila. Di maghanap silang maintenance nila, di ba? Maintenance naman, trabaho naman talaga ng maintenance yan. So hindi ko papansinin yan. I just, i-report ko lang siya dun sa maintenance logbook. And bahala na yung maintenance dyan tomorrow. Di ko na trabaho yun. So, minsan kasi talagang sumosobra naman eh. Pero pag konting-konti lang na trabaho na hindi naman trabaho ko, maano bang puntahan ko? Kung may oras din lang naman ako.
Diba? Pero kung ididiman mo sa akin, ay sorry. So, alright. Andito tayo ngayon guys sa office. Yung tinidy up namin na office ng housekeeping na today is Monday. Sabi ko, mag-i-start yung mga contractor na gawin na itong housekeeping office na gagawing opisina ng general manager. So, eto na ang ganap guys. Look. So, yan yung magiging divider niya. Naka-ready na. So, kanina lang sila nag-start. So, yan pa lang yung na-accomplish nila sa maghapon nilang trabaho. And yung shelves dito ng mga laundry, tinanggal na nila. So, bukas, tingnan natin kung ano magiging ganap dito. So, sana mapasok ko pa to tomorrow. So, para paunti-unti, mabigyan ko kayo ng update. So, eto guys, yung isa sa mga pinto na pinarasan ng fire brigade. Tingnan nyo guys, oh. Talaga sinira nila yung lock. So, yun guys, sabi ko nga kanina. Kasi yung room 55, bali dito siya eh. Sa parte dito. Yan, sa parte nyo yan. So ito, nag-overflow din yung tubig dito. So tinanggal dito, at saka of course, chinek yung fuse na yan. Kasi nag-spark yung ilan eh. So yan isa sa mga perwisyo na ginawa ng room 55. Akyat tayo sa taas, tingnan natin. Yan, ito yung pasimula. Room 55. Kung maamoy mo siya, talagang smell dump ang kwarto niya kasi basa lahat itong flooring niya eh. Saka itong carpet, basang basa yan hanggang ngayon. So, itinodo ko itong radiator para yung init niya at least matuyo siya. Itong cupboard na to, isa rin sa pinersa ng fire brigade na mabuksan. So, buksan natin ilaw. So, chinek nila kung nag-flood, naging baha rin dito. Tsaka yun, may fuse din kasi rito kaya chinek nila yan. So imagine kung ikaw nasa taas, ito yung pinakataas na floor guys. So ikaw ang pinakamataas na floor. Lahat ng kwarto na nasa baba nitong kwarto na to, yun ang nadamay mo. Yun ang nadamay nung guest na yun. So yun, ganun katindi ang damage niya. So until now, or maybe tomorrow or sa susunod na araw, out of service pa rin yung limang kwarto. So, limang kwarto ang hindi ngayon magamit. So, pera yon. Kasi hindi mo mabenta. So, abangan ko ngayon kung anong gagawin ng general manager. Kung i-charge niya ba dun sa guest. I think dapat i-charge nila. Kasi yung laking pera niyan. So ito guys, ang isa sa mga corridors na hindi nyo pa nakikita. Hindi kasi ako nagdadala ng camera sa corridor kasi may makakita sa ating guests. Bawal na makunan mo sila. Halo pa dito sa hotel. So dito guys, ito ang room 15 to 20. Yan. Sa taas naman ito, 51 to 56. Okay tayo guys para makita.
guys. Yan ang papuntang itong pinakamataas na floor. Yan, dito ang room 51 to 56. So baba na tayo. So yun guys, tapos na naman ang ating maghapon dito sa hotel. So pauwi na tayo. Magme-merienda naman and then hataw na naman uli sa second job. So guys, dito ko na puputulin ang vlog na to. So kung bago ka sa aking channel, please subscribe to my channel at pakipindot mo na rin yung bell button na icon dyan sa ibaba. So ito yung Papa Piggy na palagi nagsasabi, bawal ang negative kaya dapat stay positive. So hanggang dito na lang guys, and I will see you again sa susunod na vlog. Bye for now.